everyone! Welcome sa Lanis. Papakita ko sa inyo, isishare ko sa inyo paano magluto ng ilokanong ulam ulit. Ito ay tinatawag naming buridibud. Pero ang sahog ko ay limasag. May nakabila ko ng alimasag. Pwedeng mo sahogan ito ng karne o isda, inihaw na isda or pritong isda. Ngayon, ang lalagay ko lang dito ay alimasag. Lalagyan natin ng konting bagoong para maglasa lang yung sabaw niya. Kasi ang lutong ilokano ay ang pampaalat o pampalasa ay laging bagoong isda. Yan po ang ano ng ilokano. Ito ay tinatawag namin buridibud kasi ito ay kamote ang aming ilalagay. As in, kamoting native, yung anong, kahit anong kulay ng kamote. Pero ito nilagyan ko ng may mais yan. Kasi may mais pa ako. Papakuluan natin yan ng matagal. Yung tawag dito, yung kamote. Yung mais na aking dinagdag. Yung sahog niya. Tapos nilagyan natin ng bagoong isda. Pwede mong lagyan ito ng kamatis. Maglalagay tayo ng kamatis kahit 2 piraso. 2 piraso lang lalagyan mo para hindi maasim yung sabaw niya. Yan, lalagyan mo siya ng gulay. Ang gulay ko rito ay may sitaw, may native na talong. Ayan, at maghahanap ako ng malunggay kung may dahon pa yung aking tanim. Ito ay buridibud na ulam. Yan, lalagyan ng bagoong. Masarap po yan. Pwedeng lagyan ng luya, konti lang. Lalagyan ng luya kasi meron siyang seafoods, meron siyang alamang. Ayan, papakuluan lang po yan. Tatakpan natin, papukuluan. Dapat durog na durog yung kamote niyan. Yung mais, pwedeng optional, pwedeng wala, pwedeng meron. Nilagyan ko lang siya ng mais. Ito ay hindi ginisa, kundi ito ay pinapakuluan lamang sa tubig sinaing. Ayan, kung konti lang, dagdagan nyo na lang ng tubig, ng mineral water. Ito sa bawo sinaing aking ginamit. Yan, babalikan natin yan at pakukuluan natin ng matagal. Lulutuin natin ng matagal hanggang yung durog-durog na yung kamote. Yan, babalikan po natin yan. Yan ang ating buridibud na luto. Niluto natin maigi yung kamote. Kailangan ang kamote niya ay durog. Ito yung, pag sinabing buridibud, ang main ingredients nito ay kamote. Kahit anong kamote yan, yung puti, yung native. Kasi dalawang meron ako. Pag ubi, magkukulay ubi yung kulay niyan. Yan, masarap yan, matapis yan. Napakatamis ng sabaw niya. Ayan. Tapos nilagay natin yung sitaw. Ang aking gulay lalagay ay yung native na ampalaya at saka native na talong. Wala akong native na sitaw. Ihiwain ko lang yung native na talong. Ito yung native na talong. Ganyan po ang native namin. Kulay green. Or ano ba yung yellow green ba yan? Basta ganyan ang kulay ng native na talong. Ayan, lutuin lang natin yung sitaw, ilalagay na natin yung ibang gulay niyan. Ang talbos, pwedeng talbos ng kamote, talbos ng sayote, or malunggay, or alugbati. Hindi na ako maglalagay at marami na siyang gulay. Ayan, yung ampalaya ay pinakahuli para hindi siya mapait kasi native yung ginamit ko. Inislice ko siya ng maninipis, maniliit. Ayan, ang ating ginulay na buridibud. Buridibud po ang tawag namin dito. Hindi po siya ginigisa. Pinapakuloan lamang yan kasama yung asin. Bagoong. Isang kamatis lang nilagay ko. Ayan. At saka yung sahog niya. Kahit anong sahog po yan, pwede po yan. Mas masarap ang sahog po yan pag inihaw na bangus or inihaw na isda. Ayan po ang ating buridibud. Pakukuloan natin. Lulutuin na natin sitaw. Nadagdag natin yung ibang gulay. Ayan. Balikan po natin yan. Balikan po natin. Ayan, ang bango. Ang sarap. Ilalagay na po natin yung ibang gulay yan. Yung talong na native. Ayan, marami-rami yung aking talong. Ni-slice ko po lang yan. Pahaba. Gawin mong apatan. Magmaninipis. Or pwedeng half lang. Kasi mabilis na siyang maluto. Pwede kang magdagdag ng sabaw. Nali lang po yung maluto. At papaibabaw natin itong ampalayang native rin. Maliliit lang itong slice ko.
Kasi may papait siya pag ma-overcook. Kaya nasa ibabaw lang siya. Yan ang ating buridibud na luto. Lutong Ilokano, ang buridibud. Balikan po natin ulit yan. Lulutuin na lang po natin ito at yan, luto na po siya. Balikan po natin yan mamaya. Balikan natin ang ating buridibud. Ayan, luto na po siya. Luto na po yan. Half cook lang yung ampalaya para hindi mapait. Patayin na natin yung apoy. Yan, for half cook yan. Maluluto naman po yan. Tatakpan lang po natin. Yan. Ang aming lutong Ilokano na tinatawag namin buridibud. Yan, napakasarap po ng sabaw. Sarap po ang sabaw nito. Yan po ang lutong buridibud. Kung gusto ninyong mag-try, subukan po ninyo. May nagsasawa na sa mga inuulam ninyo na puro matataba, mamantika, puro karne. Try nyo naman po ito, lutong Ilokano, ang buridibud. At masasarapan kayo sa lutong iyan. Yan po, maraming salamat at sana ay may natutunan kayo, may na-share akong tips, techniques sa pagluluto ng mga lutong Ilokano. Ito ay ang mga native na lutong Ilokano na aming pinapractice pa o niluluto pa hanggang ngayon. Dahil hindi kami nagsasawang kumain ng mga gulay, lalo na pag mga native o mga sariwa o mga organic na gulay. Yan, maraming maraming salamat. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel, sa aking Lanis Recipe na sa Facebook. Ito ay pinupost ko rin, upload ko rin sa aking Facebook. Sa mga hindi nakakapagpanood sa YouTube, nasa Facebook din po ito. Sana po lagi niyo kong susundan. At marami pa akong papakitang mga lutong Ilokano na siguradong magugustuhan ninyo. Abot kamay ang presyo at masarap, masustansya. Hindi po siya ginigisa, kundi ganyan lang pong ginagawa namin. Ayan po, maraming maraming salamat at God bless us all. Hanggang sa muli po.